Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang operations on fractions. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so this time ay magre-review lang tayo sa operations on fractions. So particularly, magsasolve tayo ng different operations on fractions like addition, subtraction, multiplication, and division. So itong operations on fractions is naturo ko naman na doon sa old videos ko lahat. So kung hindi nyo pa yung napapanood, isililink ko na lang yung mga videos para ma-check nyo. So bali dito, I assume na nagre-review na lang uli kayo para sa operations on fractions. Okay? So magsasagot tayo ng sets of questions sa solve question number 1. So perform the indicated operations. So, we have 2/5 plus 1/5. So, sa fractions, meron tayong tinatawag na similar tsaka dissimilar fractions. Kapag similar fractions, magkaparaw sila ng denominator. Kapag dissimilar, magkaiba ng denominator. So, kapag similar fractions, madali lang yung i-add. Kasi, i-add lang natin yung numerator, tapos kakopy natin yung same denominator. So, therefore, dahil similar fractions sila, parang denominator na 5, equal to sa, add lang natin yung numerators. 2 plus 1 is 3, and then copy the same denominator na 5. So, 3/5. Okay? Next, 3/4 plus 1/4. Okay, similar fraction uli. So, copy the same denominator na 4, and then add lang natin itong numerator. So, 3 plus 1 is 4. So, mapapansin nyo, 4 over 4. So, parang 4 divided by 4 kasi yan, di ba? Equal yun saan? Sa isang buo. Right? So, therefore, 3/4 plus 1/4 is equal to 1. So, by the way, itong kaninang sagot ko, hindi ko na sinimplify kasi nasa lowest term na. So, in case na hindi pa naka-lowest term yung final answer natin, ibig sabihin may GCF pa sila, laging yung isisimplify yung sagot, ha? Okay? Next, 6/7 plus 5/7. So, similar uli. So, copy the same denominator na 7, and then add natin yung numerators na 6 plus 5, which is 11. So, mapapansin nyo, ang nabuo nating sagot is improper fraction. So, by the way, meron tayong two types of fractions with regards kung mas mataas ba yung numerator sa denominator or the other way around. So, kapag mas mataas yung numerator sa denominator, improper fraction yun. Kapag proper naman, mas mababa yung numerator sa denominator. So, since yung sagot natin is improper kasi mas mataas yung numerator sa denominator, pwede natin siyang gawing mixed number. So, yung mixed number naman, meron siyang whole number sa gilid plus a fraction, let's say 1/2. So, 1 and 1/2 is an example of mixed number. So, pwede natin gawing itong improper into mix. So, ang unang step is i-divide natin itong 11 by 7. Then, anong quotient niyan? 1. 1 times 7 is 7. Subtract, 11 minus 7 is 4. So, yung quotient natin na 1, siya yung whole number, tapos yung remainder natin na 4, siya yung numerator, over yung same denominator natin kanina na 7. So, therefore, 11 over 7 is 1 and 4 over 7. Okay? Next, we have 1 3/8 plus 2 7/8. Okay, so this time, meron tayong dalawang mixed number tulad nito. Kasi meron tayong whole number saka fractions. Pero yung fractions naman nila is similar kasi magkapareho ng denominator na 8. So kapag nag-a-add tayo ng dalawang mixed number, pwede nating i-add yung dalawang whole number nila. So 2 plus 1 is 3. And then, separately, i-add din natin yung mga fractions. So, just like the rule for addition of similar fraction, add lang natin tong numerators nila na 3 plus 7 or ilan yan? 10, right? Over same denominator na 8. So, the answer is 3 and 10 over 8. Kaso, itong 10 over 8 tulad dito sa example 3 is improper. Pwede pa natin yan gawing mixed number. So, divide natin yan. 10 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8 minus 10 minus 8 is 2. So, we have 1 and 2 eighths, right? So, itong 3 na whole number niya kanina, i-add natin ngayon dito sa 1 and 2 eighths. So, add lang natin itong whole number na 3 plus 1. So, magiging 4 and 2 eighths, right? And then, itong 2 eighths, anong napansin nyo? Meron pa silang greatest common factor, right? Ano? 2. So, pwede pa natin i-divide both numerator and denominator by 2. So, therefore, the answer is
4 and 2 divided by 2 is 1 over 8 divided by 2 is 4. 4 and 1 fourth. Okay? Next, 1 half plus 1 third. Okay, so this time, ano na siya? Dissimilar fractions na sila kasi magkaiba na yung denominators. So, ang ginagawa natin doon is, hinahanap natin yung LCD nitong dalawa. So, ano bang LCD ng 2 at 3? Kapag nilist niyo yung multiples, ano yung pinakaunang number na magpaparaw sila? So, 2, 4, 6, 8, dot, 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 for 2 LCM niya. Kapag sa 3 naman, 3, 6, 9, dot, dot, dot. So, meron na ba agad nagpareho? Automatic, yung unang naging kapareho sila is 6. So, yun yung LCD. Okay, so sige, isulat na lang natin as new denominator nila is 6. So, ang first step is yung nakuha nating 6 na LCD, divide natin sa denominator ni 2, 3. And then, yung sagot na 3, multiply natin sa numerator niya. 3 pa rin, right? So, 3. And then, copy kung anumang operation, which is addition. So, plus. This time, yung 6 naman, divide naman natin sa denominator ng 1 third, which is 6 divided by 3 is 2. Then, yung 2 na yun, multiply ulit natin sa numerator ng 1 third na 1, which is 2. Therefore, we have 3 plus yung nakuha natin na 2. So, 3 plus 2 is 5. And then, over 6. So, therefore, the final answer is 5 over 6. Or, meron tayong ginagamit na shortcut para hindi na kayo maghanap ng LCD. So, yung denominator, automatic yung product. So, anong product ng 2 at 3? 6. And then, cross-multiply nyo to. So, 1 times 3 is 3 plus, cross-multiply nyo rin to, 1 times 2 is 2. So, 3 plus 2 is 5 over 6. So, therefore, same lang. Ang disadvantage lang dito is minsan, magiging malaki yung denominator mo, tapos may chance na yung final answer mo is hindi pa naka-lowest term. So, kailangan mo pang i-lowest term. Okay? Pero it's up to you kung saan kayo nadadalian. Next, we have 2 and 3 fourths plus 1 8. So, sige, burayan ko na ito, ha? Para may space tayo. So, this time, meron tayong mixed number added sa fraction. So, ganun pa rin, add lang natin yung 2 sa 0 kasi wala namang mixed number itong 1/8 kasi fraction lang siya. So, parang 2 plus 0 or 2 lang, right? So, 2 and then add din natin itong dalawang fraction. So, dissimilar sila. So, hanapin natin yung LCD. Ano LCD nila? Obviously, LCM ng 4 at 8 is 8, right? So, 8. So, same procedure, 8 divided by denominator ng 3 fourth na fourth is 2 times multiply sa numerator nga na 3, we have 6. Then, copy the operation plus 8 divided by sa denominator ng 1 8 na 8, which is 8 divided by 8 is 1, times numerator nga na 1 is 1 pa rin. So, we have 6 plus 1 over 8. So, ilan yun? 7 over 8. And then, copy yung whole number sa gilid na 2. So, therefore, the final answer is 2 and 7. 8. So, nasa lowest term naman na siya, right? Or pwede nyo rin gawin yung kanina, yung cross multiplication. So, sulat nyo ulit yung 2 and then multiply nyo yung dalawang denominator, so 32. Then cross multiply, 3 times 8 is 24. Then 1 times 4 is 4. So, we have 24 plus 4, 28 over 32 and then yung 2 kanina. So, napansin nyo, itong kinalabasan niya is hindi pa simplest form. Yun nga yung disadvantage nito. Unlike sa kanina, nung ginamit natin yung LCD, naka-simplest form na siya. Pero pwede pa rin naman natin i-apply yung paghahanap ng lowest term by the GCF. Ano bang GCF ng 28 at 32? 4, right? So, divide natin both numerator and denominator by 4. So, we have 2 and 28 divided by 4 is 7 over 32 divided by 4 is 8. So, same lang naman dito. Okay? Next, we have 1 and 1 third plus 2 and 5 6 plus 3 fourth. So, meron tayong tatlong fraction. So, dumun tayo sa mga whole numbers. Add natin. 1 plus 2 plus, so wala. So, parang 0. So, 1 plus 2 lang. 3. Right? And then, sa mga fractions, we have 1 third, 5 6, saka 3 fourth. So, dissimilar silang tatlo. Right? Hanapin natin yung LCD ng 3, 6, at 4. So, list natin yung multiples ng 3. 3, 6, 9, 12, 15. Multiples nung 6. 6, 12, 18. Dot, dot, dot. Multiples nung 4. 4, 8, 12, 16. So, meron na nagkapareho itong 12. So, therefore, the LCM is 12.
So, gawin natin, new denominator nila is 12. So, same procedure. 12 divided by 3, 4 times 1, 4. Plus, 12 divided by 6, 2 times 5, 10. Plus, 12 divided by 4, 3 times 3, 9. So, therefore, we have 4 plus 10 plus 9 is 23 over 12. And then, itong 3 kanina. So, the answer is 3 and 23 over 12. Pero, itong 23 over 12 is improper. So, gawin natin mixed number. So, dito na lang. 23 divided by 12 is 1 lang, right? So, we have 23 minus 12 is 11. So, therefore, we have yung whole number na 3 plus itong mixed number na nakuha natin, which is 1 and 11 over 12. So, 3 plus 1, 4, and then copy the same fraction na 11 over 12. So, therefore, the final answer is 4 and 11 over 12. Okay? Next, we have 5, 6 minus 1, 6. So, this time, subtraction naman. So, similar fraction sila kasi same denominator na 6. So, similar lang din sa addition. Yun nga lang, i-minus natin yung numerator. So, 5 minus 1 is 4. Then, copy the same denominator na 6. So, the answer is 4 over 6. Pero, hindi pa siya naka-lowest term. May GCF pa na 2, right? So, divide both numerator and denominator by 2. We have 4 divided by 2 is 2 over 6 divided by 2 is 3. So, therefore, the final answer is 2 thirds. Okay? Next, we have 2 and 3 fourths minus 1 and 1 fourth. Okay, so this time, subtraction naman ng dalawang mixed number. So, kapag meron tayong mixed number na sinusubtract, unahin muna natin isubtract yung kanilang mga fractions. So, we have 3 fourths minus 1 fourth. So, similar fraction naman sila, right? So, subtract lang natin yung numerator nila na 3 minus 1 or 2 over copy the same denominator na 4. And then, after that, saka natin isubtract yung mga whole numbers nila. So, 2 minus 1 is 1. So, therefore, the answer is 1 and 2 fourths. Pero, yung 2 over 4 is hindi pa naka-lowest term. May GCF pa sila na 2, yung 2 at 4, right? So, divide both numerator and denominator by 2. So, therefore, we have 1 and 2 divided by 2 is 1 over 4 divided by 2 is 2. 1 and 1 half. Okay? Next, 3 and 1 fourth minus 1 half. Okay, so this time, meron tayong isang mixed number tsaka fraction lang. So, ganun pa rin, subtract muna natin yung fractions nila. So, kung mapansin nyo, this time magkaiba na sila ng denominator. So, dissimilar. So, hanapin muna natin yung LCD. So, the LCD is obviously 4. LCM ng 2 at 4, right? So, same din sa ginawa natin dun sa addition. 4 divided by 4 is 1 times 1 is 1. Then, minus 4 divided by 2 is 2 times 1 is 2. Okay? So, mapapansin nyo, anong magiging sagot? 1 minus 2 is negative 1, right? Over 4. So, mapapansin nyo, negative yung sagot. So, kapag negative yung naging sagot natin sa numerator, ang ibig sabihin nun, mas maliit yung fraction nung minuend natin doon sa fraction nung subtrahin natin. So, kapag ganun, pwede tayong mag-borrow ng isang buo dito sa whole number niya kasi mixed number naman siya. So, magiging 2 plus yung isang buo sa 3, isasama ko sa 1/4. So, gagawin ko siyang 1 and 1/4. And then, i-transform natin ito as an improper fraction. So, pag mag-transform naman tayo ng mixed number sa improper fraction, multiply natin yung denominator na 4 sa whole number na 1, which is 4 times 1 is 4. And then, add natin sa numerator na 1. So, we have 4 plus 1 or 5. So, therefore, it is equal to 5 over 4. Okay? And then, ito na ngayon yung ima-minus natin sa 1 half, 5 over 4. So, magiging ano na siya? So, we have 4 divided by 4 is 1 times 5 is 5. Then, minus 4 divided by 2 is 2 times 1 is 2. So, ilan na to? 5 minus 2 is 3 over 4. So, positive na yung fraction natin, right? And then, dun naman sa whole number, so take note yung 3 naging 2 na lang ha,
minus natin doon sa whole number ni 1/2, which is parang 0 kasi wala naman siyang whole number. So 2 minus 0 or simply 2. So therefore, the final answer is 2 and 3/4. So nasa lowest term naman na yung 3/4. Okay. Next, we have 5 minus 2 over 5. Okay, so this time, subtraction of whole number sa fraction. So, since wala tayong fraction sa whole number, kasi whole number lang siya, mag-improvise tayo by borrowing a whole number doon sa 5. So, magiging 4 plus 1. And then, itong hiniram natin whole number, itatransform natin into fraction in such a way na kapareho yung denominator nung fraction sa subtrahin natin. So, 5. So, para natin itatransform itong isang buo as a fraction with denominator na 5. So, di ba dapat para maging isang buo, kung denominator mo is 5, dapat 5 din yung numerator. 5 over 5, right? So therefore, itong 5, parang 4 plus 5 over 5 or 4 and 5 over 5 as a fraction. Minus 2/5. Okay, so tulad na dito sa example 10, na meron tayong mixed number na sinusubtract sa fraction, apply na lang din natin dito. So, subtract muna natin itong fraction. So, 5 over 5 minus 2/5. So, palagi magiging similar fraction sila. So, copy the same denominator na 5. Then, subtract natin yung numerators nila na 5 minus 2, which is 3. And then, yung mga whole numbers, subtract din natin. So, 4 minus itong 2/5, wala siyang whole number. So, parang 0 lang. 4 minus 0 or simply 4 lang. So, therefore, we have the final answer of 4 and 3/5. Okay? Next, we have 6 minus 1 and 7 over 9. Okay, so this time, meron naman tayong whole number minus a mixed number. So, tulad dito sa 11, itong 6 na whole number natin, gagawin natin mixed number by improvising na magbabarrow tayo ng isang buo dito sa 6. So, magiging 5 plus 1. And then, yung 1 na to, itatransform natin into fraction with the same denominator as the denominator nung ating fraction sa subtrahen, which is 9, right? So, parang 9 over 9. Or simply, 6 is also the same as 5 and 9 over 9. Okay? So, therefore, parang yung example na lang natin to sa number 9. Right? So, subtract muna natin yung mga fractions. So, we have 9 minus 7 over 9. Right? Kasi similar sila. Ilan to? 2 over 9. And then, sa mga whole number naman. So, take note, 5 na lang yung 6. Minus sa whole number nung subtrahen na 1. So, 5 minus 1 is 4. So, therefore, simplest form na siya, right? The final answer is 4 and 2 ninths. Okay, as a hint, bigyan ko lang kayo ng isang method na kung ayaw nyo nang isipin pa kung magbabarrow-barrow pa ba kayo or hindi na, is kapag meron kayong involved na mixed number dito sa inyong subtraction of fractions, lagi nyo na lang i-convert yon into improper fractions. So, lahat ng fractions na involved dapat either proper at improper fractions lang para yung form nyo is walang mixed number or walang whole number sa gilid. So, tulad nito, 6 minus 1 and 7 over 9. So, itong 6, dahil whole number lang siya, gawin natin siyang fraction by dividing by 1. So, fraction siya kasi may numerator and denominator. Minus, itong ang mixed number, sabi ko gagawin lagi nating improper. So, magiging ano yan? 9 times 1 is 9 plus 7 is 16. So, 16 over 9. And then, apply nyo na lang yung subtraction of fractions. So, magkaiba sila ng denominator. So, hanapin yung LCD ng 1 at 9, which is 9. Right? Then, same procedure. 9 divided by 1 is 9 times 6 is 54. Minus 9 divided by 9 is 1 times 16 is 16. So, 54 minus 16 is 38 over 9. Kasi itong 38 over 9 is improper, gawin nyo uling mix, divide nyo. 38 divided by 9 is 4. 4 times 3, 36. 38 minus 36 is 2. So, therefore, the answer is, yung whole number is 4. Yung numerator is yung remainder na 2 over same denominator na 9. So, same lang, right? Okay? So, ito isang way na sa pagsasolve ng subtraction of fractions kapag
meron kayong mga mixed number na involved. Pero it's up to you kung saan sa dalawang method na pinakita ko kayo mas nadadalian. Okay? Okay, so I think that's it for this video, operations and fractions. So sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.